Hello po sa inyong lahat. Ayan, so ngayon po ay nag-aantay ako ng pasyente kasi wala pa ng pasyente. Medyo nakapag-break ng konti, ano. So, yung last patient ko, si DJ Durano, sabi ko nga sa inyo, pag-usapan natin ng konti kung ano ba yung mga ginagawa kong mga treatment sa kanya at sa ibang mga pasyente ko rin. Well, basically, kung maririnig nyo mamaya sa makikita nyo interview ko sa kanya, pinag-uusapan namin yung collagen induction therapy. Meron tayong tinatawag na laser at light treatment. So most of the time, tinitingnan natin kung anong pagkakaiba nga ba ng laser sa light treatment. So sa madaling sabi, simplihan natin, ang laser treatment usually ginagawa natin yan pagka isa lang yung focus natin sa pasyente sa skin. For example, gusto mo lang tamaan yung hair removal niya, na okay naman yung skin niya, wala naman siyang chicken skin, kunyari sa underarm siya, wala naman siyang chicken skin, pwede kang mag-laser treatment para tanggalin lang yung mismo hair. Pero kung merong mga underlying conditions, since ang laser nga monochromatic, ibig sabihin, isa lang yung sa wavelength, yung sa kanyang, sa pag-penetrate sa skin, no? Ang light naman, medyo naka-diffuse siya. So, pag light treatment, mas maganda yan. Kapag may mga iba-ibang conditions pa na nangyayari sa skin ng pasyente. Kunyari, nag-hair removal ka, tapos meron chicken skin, tsaka medyo maitim siya, pwede kang mag-light treatment. Ang light treatment kasi, scattered yung pagtama niya sa iba't ibang layer ng skin natin. So, yung mga ibang conditions, natutulungan niya na ma-improve. Unlike si laser, depende dun sa isa-set namin, no, sa aming mga medical professionals na gumagawa ng treatment, kung ano yung area na kina-target lang natin. So, napaka-importante ng collagen. Siyempre, ang collagen ang isa sa mga components. It's a protein actually na tumutulong sa ating mga skin para mawala yung pagsasagin. Mahuhold niya. Ikakaroon ng yung elasticity na tinatawag na so, napaka-importante. Ang problema lang sa mga Pilipino ay minsan, siyempre, ang tinitingnan nila kapag nagpapaderma ka or nagpapa-esthetika ay medyo maate, mayatality. Somehow, siyempre, comfort din naman ang nabibigay nito sa makaka-endorse nila. Pero napaka-importante rin, especially nowadays na makakilip nila. So, may kita nyo yung araw ng pag-iba na. So, yung mga ginagawa ng clinics, tumutulong talaga to para hindi magkaroon ng number one, anti-aging. Diba? Kaya tumatanda ang mga pasyente. Pangila, tumatanda. Pangalawa, hindi luwasan natin yung mga pag-develop ng skin cancer. Especially nawa na yung sobrang tumutulong. Sa Pilipinas pa naman, mga Pilipino, ayaw na ayaw magsanda. Pero sa ibang bansa, sabi ko, lahat skin sana lang. Dapat protected yung skin. Kasi yung UV light na yung tawag natin. Kahit yung mga ganyan, yung mga ilaw-ilaw na yan, yung mga ganyan, isang magandang precursor para magkaroon ng skin cancer. So, yun. Na kailangan importante talaga yan. Wala dyan naman para sa mga medyo nag-age na napaka-importante. Yung light treatment din nakakapulong sa mga pag-aising. Yung mga plasma o yung hyper-pigmentation. Para hyper-pigmentation, yun yung parang hindi mo sa mapapalong na post na naarawan ka, yung medyo nagulog ka, so nakakapulong. Melanin, yung ating skin color, tinatawag yung kulay natin sa balat ng tao, ang ginagawa niya, dinidiffuse niya o sinisira niya. Kaya nagkakaroon ng, nalalighten yung skin natin in terms dun sa pag-delay. Nadidelay kasi yung production ng melanin. No? So, bumababa yung production, so nagkakaroon ng delay. Kaya hindi siya nagkakaroon ng pigment, siya nasisira yung pigment. So, napaka-importante, alam niyo po na, ang skin natin dapat alagaan natin, hindi lang dahil kailangan. Of course, gusto natin magmukhang maayos, maging presentable, maganda, gwapo, pero higit sa lahat, napaka-importante na ang skin natin inaalagaan natin. Sa ano pa mang rason, siyempre, gusto natin health is wealth, sabi nga nila. So, yun ang muna ating pag-uusapan ngayon habang wala pa akong pasyente. At mamaya din natin kung ano pa pwede natin explore na iba't-ibang klase ng mga treatments, ng mga iba't ibang procedure na ginagawa namin dito. At syempre, kung may tanong kayo, may clarification kayo about skin conditions ninyo or anything,
na related sa derm or aesthetic, pwedeng tanong sa akin. Diba? So, yun na muna. Maraming salamat. See you Hello later. Hello sa inyo. Ayan ang aking second episode kung saan ang ginagawa ko naman sa mga pasyente ko. And of course, kasama ko ngayon ang TV Apple. Isang mabuting kaibigan ko, Mr. DJ Duran. Hello, DJ. Hi, hello sa lahat. Hello sa inyo. Ayan. So, DJ, kanina, ang ginawa ko kay DJ, by the way, gumawa ko ng collagen induction, di ba? Okay. Tapos, nag-light treatment tayo for the pigments niya, ang ginawa natin for the pigments. Kasi, usually sa collagen induction natin, ang goal natin dyan is anti-aging para hindi mababa yung mga skin tones. Oo, nagsasagi yung skin natin. So, yun ang number one na ginawa ko. Pangalawa, ginawa ko rin yung light treatment kasi gusto natin mag-induce sa collagen. Kasi nga, yung pigments, it's very active ka rin sa sports. Naaarawan, di ba? Oo, yun. So, nag-jogging siya. So, naaarawan. So, nagkakaroon ng mga itim-itim. Yun ang iniiwasan natin yan. Kaya, yun ang kailangan mong gawin. Sabi ko nga sa kanya, you can see na babasa na, no? Kaya wala, oh. Nangulabas, so, effective. Maganda yung ginagawang treatment. Ang importante kasi yung clients, eh. Diba? Sa mga sinasabi ko nga sa mga pasyente, compliant lang kayo. So, siya naman, pagka may ginagawa akong treatment plan, we do treatment plan for each of our patient para mas maganda. So, kanya, makikita mo, nag-glow. Matangkad lang talaga siya sa akin, pero, diba, nakikita mo nag-glow yung skin niya. So, mamaya, ipapakita ko sa inyo yung mga treatments na ginawa ko kay DJ at saka yung mga treatments din na pwede nyong gawin sa mga facility ng mga derma clinics ninyo para ma-improve yung skin color, yung pigmentation, saka yung collagen. Pero siyempre sabi nila, di ba, huwag kalimutan pa rin na mag-moisturize yes. At mag-sanda. Yan ang siya nakakalimutan. Oo, di ba? Pero ikaw nag-sanda ka naman, di ba? Minsan. Oo, yun. Minsan nag-sanda siya. Minsan. Kasi malagkit. Di ba? Minsan pag especially na sa mata. Oo, pag umaaraw kasi, yun yung hindi masyadong okay. Yun. Pero tama yung sinabi niya, kinakailangan mag-moisturize kayo sa gabi, tapos mag-sanda kayo. Right. So, yun muna. DJ, salamat. Ha? So, I'll be back. So, watch out for, of course, you want some vlogs. Oo, yun. So, yun. Thank you so much, bro. Yes. So, yun muna sa ngayon. Mamaya, pakita kayo mga treatments. Bye-bye. Thank you.